Kaibigan, kami nagbabalik po dito sa Tabas. Kasama pa rin po natin si Mr. Gabby Concepcion. Welcome home, Gabby. Maraming salamat. Pagkatapos po ng 13 taon, binigyan po tayo ng karangalan ni Gabby na ang kanyang unang interview ay dito sa Tabas. Thank you, Gabby. Again, thank you, boy. Alright. Doon sa una, nabasa namin sa mga dyaryo, narinig namin ang usap-usapan ay kay gagawa ng pelikula with Julina Magdangal sa GMA Films. Yes. Ano ang nangyari? So ano ngayon ang estado? We will listen. Well, sana matuloy pa rin yun. At yun naman ang hinangad ko na sana matuloy yun. Of course, mayroong konting conflict na hindi man maiiwasan. Pero hindi ko tinatanggihan na gumawa ng commitment na pinasukan ko. So hinihintay ko na lang na sana matuloy yun para matapos na. Pero, okay. And everybody's aware of it. Patawad sa tanong na ito dahil marami ang naisusulat at nagsasabing hindi natuloy ang pelikulang ito dahil di umano'y hindi raw umiikot sa iyo ang kwento kaya ayaw mo. Maraming dahilan eh. Kung ito nga ay magiging comeback, it has to be a comeback. Kasi kung hindi ko magiging comeback, bakit ko gagawin? I understand. Okay. Ang sinasabi ko lang is, yun ang babalik ako eh. So anong tawag dun kung pagbalik ko? Alright. So yun lang yun. But hindi but you ko... are honoring the commitment. Definitely. All right. And I already told the executive that I am honoring it. Okay. Wala lamang specific dates, pero ino-honor mo at iginagala mo ang commitment na yan. So what's gonna Definitely. Happen? What movies are you gonna do? I'm sure a lot of your fans are now asking, ano ba ang aming aasahan na ngayon ikay na sa Pilipinas? Actually, hindi ko rin alam eh. Hindi, okay. hindi ko rin alam ang gagawin ko dito as far as what movies to specific shoot. Projects. Specific projects, but I know there are projects. Okay. But there are indicators, like Mommy Rose is here. Yes. You're very close to Star Cinema. Sinabi mo kanina sa VTR, ikay kapamilya. So marami kaming aasahan. Yes, nung nag-uusap kami kagabi, nung dumating ako, marami kaming napag-usapan ni Malu. And I'm very excited for the projects because I know kung paano gumawa ang Channel 2. Kung bibigyan ka ng pagkakataong pumili ng magiging kasama sa pelikula, leading ladies, sino ang pipiliin mo? Boy. Ano nga nyo? Narinig mo na. Narinig mo na, of course. Si Sharon has been part of my life. Hindi ko naman... You know, of course, I'd like to do a movie with her. I'd love to do a movie with Casey. She's my daughter, after all. Sharon is the mother of my daughter. It would be nice if we could do something together. But of course, maraming intrigang papasok dyan. Katulad nga ng sabi ni Sharon, paglalaroan lang, o, you know. Pero kung may iwasan natin yon, ako, why not? You know, gumawa tayo, pakita natin sa tao, total yun ang gusto nila. Handa ka? Handa ka sa mga intriga? Handa ako, wala naman ako tinatago. Boy, ang buhay ko, is an bukas. Open. That's right. Sa tao. Lahat ng intriga, eto, nakadikit sa buntot ko. Kasama ako sa showbiz. Kasama ang intriga sa buhay ko. Okay. Kaya kung tirahin ako, I'm very open to it. Kaya wala na ako tinatago. Okay. Gabby, do you feel that there is a need for you to settle some issues with Shawi? Hindi pa kami nag-uusap ng one-on-one. In other words, hindi pa kami nakikita. Umupo tayo sa isang restaurant, kumain tayo, mag-usap tayo. Are you willing to do it? Oh yeah, definitely. All right. But nag-usap na kami sa telepono. Okay. Nung dumadalo sa akin si Casey, especially nung when I was in America, nag-usap kami sa telepono. And we've settled it. Okay na kami. Maganda yung usapan namin. But for us to sit down, right. Hindi na siguro mangyayari yon because nag-usap na kami. Because there is no need. There's no need though. We Pero lahat understand. Ng dapat pag-usapan ay pinag-usapan na. Marami na kami nakapag-usapan. But if we want to talk further, we can do that. Right. Okay. Pero siguro there's no more need for it. May galit ba sa'yo si Sharon? Ay, meron nga ba? Well, siguro sa mga naririnig natin noon, may galit siya sa akin. But that's all in the past. Right. But so kung ano man ang ito, sasabihin ko, kung ano man ang kasalanan na gawa ko sa kanya o kahit na kanino, andito ako para humingi ng pagpapatawad. So let's put all the issues behind us now. I'm not here para mang-intriga. Andito ako to start a new life. At ibibigay sa'yo yan. Yeah. Nakikita namin, naririnig namin, at nararamdaman ko ang pagtanggap, ang pagmamahal sa'yo ng mga tao. Manay Lolit,
Galit ka ba? May tampo ka pa ba? Hindi lingid sa amin ang inyong kwento. Ano ang nais mong sabihin? Wala na kaming tampuan ni Lolit. In fact, nakita kami sa Las Vegas. May mga clippings ngayon. Nagulat nga ako na lumapit siya sa akin. Nag-usap kami. Nasettle namin yun on the spot. Which okay. is good. Hindi ko naman nakalain na magkikita kami ni Lolit doon because pinanood ko lang si Pac-Man. Buti nanalo. Okay. So, all right. Bakit buti? Pero hindi, si Pac-Man magaling talaga. Lahat ng lahat ng mga fights niya, sinusubaybayan ko. Fan ako ni Pac-Man saka ng magulang ko. Nakita kami ni Lolit, di nag-usap kami, nag-settle kami, sabi niya, "Oh, sige, pati na tayo." Pagina $100. Ayos na. Ayos na. Buti na lang meron akong $100. Kung hindi, baka hindi pa kami nagbatay. Okay. Biro lang yun. Lolit, kamusta? Hi, Manay. Oh, I love you. All right, Gabby. Kung ikaw ang masusunod, now that Case is one of the most, one of the brightest young stars, not just in the industry, but in the whole Philippines, papayagan mo ba mag-artista ang iyong anak? Oh, open naman ako eh. Oh, eh mamit daddy niya, mamit pa, mamat papa niya nasa ano, nasa showbiz. So, I think ang mangyayari 'yun eh. So, kung gusto niya, kahit na ano gusto niya, suportado ako. In fact, nung dumalaw siya sa akin at hindi pa niya alam kung anong gagawin niya, sabi ko sa kanya, "If you want to continue your studies, you can stay with me this time." If you okay. Pero nagustuhan niya 'yung showbiz. So why not? Of course. I'm all support. Pero katulad ng sabi mo, Gabby, you're open to movies? Are you open to TV shows? I'm open to anything. Oh, you're open to anything. That's good. How long are you... Can I be a co-host? Oh, yeah. Sure. Anytime. Sure. Sure. Abangan. Susunod. Love it. Love it. Pero kung kailan mag-uumpisa, aabangan na lamang namin. Abangan. Oh, abangan. Okay. Mga kaibigan, huling katanungan. 13 years, ikay nawala sa aming paningin, ikay namalagi sa Amerika. Gabby, kung may mga pasasalamatan ka, sino... At bakit? I mean, I give you the floor. If you were to say thank you to these people, sino sila? Go ahead. Boy, mahaba ang 13 years. Baka kulang ang oras na. May oras pa ba tayo? Pero mahaba. Unang-una, syempre, gusto magpasalamat dun sa mga kapwa Pilipino natin na nasa Amerika na nagtiwala sa akin nung ako'y pumasok sa real estate. Dahil karamihan sa kanila, sila rin ang tumatawag, sila rin ang napagbebentahan ko. At pinagkatiwalaan nila ako. Sino ba tong artistang itong may nalalaman sa real estate? Laking bagay yun. Pinagkatiwalaan nila ako. Ibig sabihin, ando dun yung ano nila, yung pagtitiwala. Eh, sinabi ko na. Pagmamahal. Pagmamahal ako. Okay. So, yun, plus yung mga kaibigan kong nakilala ko na ron, who are strangers to me before I came to America. Marami sila, the Serangelo family, the Padlan family, si Butch, they took care of me. Miski wala akong insurance, mga dentista yung mga yan, they took care of me, my family. Marami sila who are in California. And of course, now that this is happening, my parents, my father, my mother, my brothers, my siblings, my relatives, and of course now, Mommy Rose, and that's the whole reason why I'm here. Gabby! Ang pinakamahalagang leksyon na natutunan mo? Mahalaga ho itong sasabihin ko. It's a good thing you asked that question. Ang US is very, or anywhere, basta tumalis ka ng Pilipinas. Ako na in my part sa US, it's, the United States is very humbling. Doon ako natutong wala kang alalay, wala kang kasama, ikaw gagawa lahat. Walang tutulong sa iyo maliban ang sarili mo. Doon ko nakita na sad-sad ka, pero babangon ka rin dahil sa sarili mong gawa. Ayun, mapag-aaralan mo yun. Mangyayari lang yun. At mararamdaman mo lang yun pag napadpad ka doon. So, ilang, do not neglect the people who you left or the people that you met up there. Because they're the same people that you will meet down there. Yeah. Maikli lamang ang dasal mo sa Diyos ngayon habang tayo nag-uusap. Well, yung pagpapasalamat in 13 years, tao yon. Of course, higit sa lahat, magpapasalamat ako sa Kanya because Siya ang nakapagbigay sa akin ng
lakas all these years to go on. At parati ako nagdadasal. Sabi ko lang, Lord, padaanin mo lang ako dito nang maging successful ako sa Amerika. Magsisimba ako linggo-linggo. Lord, ipasa ko lang tong real estate exam ko. Magsisimba ako. Lord, pagdating ng panahon at makabalik ako ng Amerika, hindi naman ako magpapare. Aha, okay. Makabalik ako sa Pilipinas pala, hindi naman ako magpapare. Pero ando dun yung dasal ko sa kanya. Malakas ka sa Diyos. Maraming salamat, Gabby. At mga kaibigan, hindi pa tayo nagtatapos dahil tuloy-tuloy pa rin. Gabby, mula sa aming puso, lahat tahimik. Mabuhay ka, maraming salamat. Mga kaibigan, kasama pa rin po natin si Gabby Concepcion. Magbabalik pa rin po ang The Buzz. Mga kaibigan, kami nagbabalik po dito sa The Buzz. Marami ang tumatawag ng mga tagahanga. Yes. Specifically daw, ano ba talagang aming dapat abangan ng mga proyekto? Pelikula, whatever. Teleserye. Yes, nung sinabi ko kanina na hindi ko alam yung gagawin ko, talagang hindi ko alam yung mga proyektong title and all that. Pero meron akong teleserye ang gagawin. Meron akong pelikula ang gagawin sa ABS. So, abangan po ninyo yun. Maalaala mo kaya? Maalaala mo kaya. Dalawang bagay lamang. Gabby, kanina, ang dami nag-text sa amin. Punong-puno ang aking telepono. Nung hawakan mo, nung i-touch mo ang floor, maraming nabagbag na damdamin. Pangalawa, isa ka lamang sa artistang bumalik dito na meron kang binalikan. Maligayang bati sa iyo. Maraming salamat. At marami na ang mga offers na pumapasok. Joel Cruz of Aficionado. Ikukonect na namin kayo kay Gabby Concepcion. Si Mami Ron, sa kausap ko na, Joel. Gabby, we're so happy you're back. I am so glad to be here. Thank you. Rufa, your message for Gabby? Gabby, ngayon, nakita ko lahat ng tao dito sa how many months na ako sa The Buzz? More than a year. More than a year, tinalo mo lahat ng young star. I'm sorry, malapit na matanggal ang hikaw ko. Nagka-stampede dito, boy. At Rufa, aminin mo kay Gabby, umiiyak ka kanina sa kanyang sinabi. Umiiyak ako kanina kasi Gabby, talagang grabe. You deserve to be here. Napaka-talented mo. Gabby, we're really lucky. Maligayang bati sa pagbabalik mo. Salamat. Congratulations. Thank you, Rufa. And I hope we can do a movie together. I hope so. All right. Dolly Ann, you get well soon.